ating lahat. Ito ang inyong kakupelang si Lily at nandito tayo ngayon sa ating channel. Welcome po sa ating channel, ang Kupela Vlog GR. Okay, so magandang araw po, magandang buhay sa ating lahat. Kumusta po ang buhay-buhay natin ngayon, guys? Ngayong araw na to is medyo tutuloy natin yung pag-tutor dito sa Tatoy Club, which is naudlot tayo sa pag-video o pamamasyal dito sa buong club, ano? Kasi nga, sa hindi natin maiwasan na mga bagay-bagay, minsan, walang ginagawa. Minsan naman, maraming trabaho. Kaya, medyo natagalan ulit tayo sa pamamasyal at pananaliksik o kaya pag-tour dito sa loob ng Tatoy Club, guys. Okay, kung bago po lang po kayo sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, like, at i-hit na rin po yung notification bell para po updated tayong lahat pag mayroon tayong bagong video, ano. At saka, share na rin ninyo para mapanood din ng mga ibang mga friends o mga kakilala natin. Okay, so huwag niyong kalimutan, Kupela Vlog GR po. Okay, so guys, kung napapansin nyo dito sa likod ko, ano, ayan. Ayan. Super great. Tumbok na tumbok yung isang puno ng kahoy dyan. Okay, so ngayon, nandito kasi ako sa pinakamataas na parte dito sa Tatoy. Ito yung tinatawag nilang loft na kung saan dito sa paligid niya is dito ginagawa yung takbuhan o track and field ng mga taong gustong mag-exercise. At dito naman sa taas is pwede kayo dito mag-picnic, magpa-rolling-rolling hanggang makarating doon sa baba. O kaya naman, pwede rin kayong mag-lie down dito, mahiga. Kasi, ano naman, lilim naman siya eh. Hindi naman masyadong mainit, lalo na ngayong ganitong oras, hapon na. Okay na yung hangin at saka yung araw kahit na ganyan. Hindi na masyadong mainit at hindi na makakasakit ng ano, ng balat. Okay, so ano, tara na. Pasyal na tayo. Game! Guys, ito po. Punta tayo dito. Mas baba tayo li. Saglit, ano? Para makita nyo. Ayan siya. Ito, dyan, kung nakikita nyo yan, yan po ay isang parte ng tennis court. Kasi dito, sa Tatoy Club, madami pong, ano yan eh, madami pong part ng tennis eh. Merong tennis court para sa mga batang nagsisimula pa lang na mag-training na mag-tennis. Okay, so meron din yung mga pang-ages 7 pataas, meron pang middle, meron din yung mga pang-matanda na kaya pang mag-hit ng bola. Okay. Hit talaga ng bola. Kaloka. Ayan po. Di po ba? Ayan. At saka dun sa kabila niya, meron pa yan dyan. Meron pa yan dyan. At kung nakikita nyo yung building na dun, ano yun yun? Yun yung sinasabi kong restaurant. Ayan. Ayan po. Kita nyo naman, di ba? Ang lawak. At ito nga pala yung sinasabi kong loft sa inyo. Tignan nyo, pababa siya dyan. Pababa. Pababa. Puntahan natin para makita ninyo na talagang pababa siya dito. Kung gusto nyo pong magpa-rolling-rolling pero walang river. Semento po pagdating sa baba is semento. Hindi po siya river. Kaya pwede rin magpa-rolling-rolling din. Ayan po siya. Talaga pong pababa siya. Nakakatawa. Pasensya na kay Kupela Lily, ah. Na-miss lang po ang pag-video kaya anyan. At saka yan, tignan nyo yung, yung nakasulat yan sa t-shirt ko. Someone who loves me went on holidays and all I got was this t-shirt. Tama nga naman. Okay, yan po. Ayan, sinasabi ko sa inyo, love siya, diba? Love, talaga love. Ayan. Okay, so guys, continue natin yan mamaya. Pupunta tayo doon sa ibaba. Okay, bye-bye muna. Bye for now, guys.
Hello, nandito ulit ako ngayon. Okay, so bumaba lang po tayo. Ano? Nandito tayo ngayon sa baba ng loft. Ayan, may doyan sa likod. At nandito ako ngayon dito malapit sa Bulaklak. Kasi ang ganda niya. Kaya nilapitan ko kanina siya dito. Ang ganda, di ba? Very colorful siya. Nandito ako ngayon sa baba, guys, sa pinakamababang parte ng loft. Ayan po. Diba? Maganda po ditong piknikan. Ano? Ayan. Tignan nyo naman. Talagang hindi ka magsasawa sa pamamasyal paglilibot dito. Ayan. Yung mga puno, alalang ang tataas nila. Tapos po, ayan, tignan nyo ang palibot niya. As in, talaga. Super beautiful talaga dito. Wala akong masabi. Ayan. Eto daw pong Tattoo Club is, ano po daw to talaga? Ito daw po is ginawa lang nung may-ari na para bang isang recreation place lang. Recreation place lang para sa kanyang mga kapamilya. Or mga yung mga malalapit na kaibigan lang daw. Kaya lang, parang syempre, pag may party dito, ginaganap yung party ng buong pamilya nila. And then, syempre marami rin mga invited. Yung mga taong invited na yan is sila yung nagsasabi sa mga ibang tao din na syempre ikaw kung may pinuntahan kang isang magandang place, di ba, sasabihin mo sa mga friends or kakilala mo na, uy, napunta ka na ba doon? Ang ganda doon. Try mo kayang pumunta din mamasyal doon, di ba? Ganun yung ginagawa natin eh. Ganun yung ginagawa natin, guys. So, syempre yung mga taong invited na try nang pumunta dito is syempre sasabihin din nila sa mga friends nila no? Nagpunta sila dito, super ganda dito, kaya yung iba trinay din nilang mamasyal with the permission of the owner. Syempre hindi ka makakapasok dito kung walang permission, di ba? Okay, so ngayon para bang nag-click siya, nag-click yung ano, yung lugar, kasi nga as in super talaga ganda dito. Nag-click siya. So, ang ginawa ngayon ng may-ari is, sabi niya, okay, gawin nating isang public place na kung saan merong membership. Kaya lang, guys, sa kinaganda ng place na ito at sa madami talagang mga activities area dito. Alam niyo ba? Super mahal din ang membership fee. At saka, alam nyo kung sino yung mga members dito. Hulaan nyo. Siyempre, kung yung isang place is super ganda, super yaman ng may-ari. At talaga yung mga ano dito is, sabi mo dun, contento ka sa mga services nila. So it means, mahal din. Super mahal din daw. Yun ang sabi sa akin ng employer ko. Super, super as in mahal daw talaga ang ano dito, ang pagme-member. Kaya, mga mayayaman talaga. Yung mga talagang may kaya ang mga members dito, guys. Ayan. Daldal ako ng daldal. Hindi naman ako namamasyal. Hindi ko naman pinapakita sa inyo yung surroundings, ang palibot. Naku naman, itong si Kakupelang Lili, daldal ng daldal eh. Ayan. Okay guys, mamaya, doon naman tayo sa gym. Kaya lang, daming tao. Gym sila, daming nag-exercise. Ayan, diba? Dito, kung gusto nilang mag-party-party, dito ginaganap yung party. Yung sayawan, parang disco. Dito yung place. Okay, guys. So, punta tayo sa kabila. Bye-bye! Ayan guys, nandito ulit tayo sa pangatlong destination natin. Okay, so talagang mahilig din sa Bulaklak si Lily, oh. Bulaklak na naman yung nasa likod. Okay guys,
nandito tayo ngayon sa cookhouse. Okay, ayun. Shuttle. Shuttle po dito sa Tatoy Club yan. Kunin natin. Pero di naman ako marunong mag-drive. Kukunin natin, tatakbo, dalhin natin dun sa labas. Uwi na tayo ng Atina sa center. Uwi na tayo sa sentro. Gamitin natin yung shuttle car ng Tatoy Club. Okay, guys. Dito tayo sa cookhouse. Yehoo! Cookhouse. Ayan, nasa cookhouse tayo. Actually, hindi yan yung cookhouse. Ito yung place lang kung saan gusto mong kumain. Halimbawa, nagpunta ka dyan sa cookhouse. Nagpunta ka dyan at nagluto or mayroong cooking lessons. Dito nila dinadala yung pagkain nila. Dito. Pwede ka rin mag-picnic dito. O, diba? Ang ganda sana kung kasama mo ang family mo, ang buong family mo. Mga kiddos, pati si hubby, lola, lolo, mommy, daddy, lahat. Buong pamilya. Ganda sana, no? Kaso, wala. Mag-isa lang tayo dito. Lonely. Lonely ang peg, guys. Okay, so ayan po siya. Lahat po niyan, palibot niyan, is mga herbal medicines or mga, yeah, pwedeng herbal, pwede ding gamiting pansahog sa mga pagkain nila. Mga aromatics. Ayan. Palibot talaga siya ng mga aromatics, guys. Okay. Pakita ko doon sa cookhouse. Punta tayo sa cookhouse, guys, ha? Tara, tara, tara. Ay, guys, may tao na doon, no? May tao na doon sa shuttle. Meron na yung driver. Oh, guys, tignan nyo naman. Nandiyan na yung driver. Bo. Ayan. Now, let's go to cookhouse. Ayan po ang kanilang cookhouse. Oh, tignan nyo. Ganda talaga. Super. Diba? Diba ho? Super ganda talaga ng paligid. Ano? Green. Nakaka-relax. So refreshing. Ayan po, tignan nyo. Super. Ayan. Now, let's go to the cookhouse, guys. Ayan. Ang cookhouse. Ayan po yung cookhouse nila. Diyos ko. Ang dami kasing mga ano. May mga ubas kasi na naka ano na sa tuktok. Kaya para hindi mo na siya makita at mapansin pa yung mga hadyaan sa loob. Hmm? Di na po siya kita. Ganyan po. Tignan nyo po yung floor. Ayan. Yung floor po. Tignan nyo yung floor. Yan yung floor. Ganyan yung inilagay nilang floor. Para sa mga ano. Ito yung way. Yung mga taong nagta-track and field. Yung mga nagtatakbuhan. Kaya ganyan po yung floor niya dito. Ganyan yung iba. Ganyan din yung cemento din yung sa ano. Bato din yung sa iba. Okay, guys, punta tayo dito, ano? Ayan. Maganda mamasyal dito, lalo na kung meron kang kasama. Pero kung mag-isa ka lang, boring. Diyos ko, sabi nga ng alaga ko. Boring, sabi ng alaga ko. Pag mag-isa lang siya at walang ginagawa. Sabi niya gano'n. Boring. I want to go home now. Diyos ko. Uwi na daw. Ayan po siya. As in talaga. Kita nyo to. Ayan guys. Kita nyo yan. Eto. Yan po is ano yan. Para sa mga bisikleta. Parking ng mga bisikleta. Ay, Diyos ko. Napagod na si Lily. Ngayon guys. Ewan ko kung makakapunta pa tayo dun sa harapan. Medyo na ano na ako. Okay. So, pagpapatuloy natin mamaya, guys. Bye for now muna tayo, okay? I'm back again, guys. Ngayon naman is ipapakita ko sa inyo yung mga halaman nila dito at yung mga dinadaanan natin. Ayan.
Hindi nyo muna makikita yung face ko ngayon, guys, ha. Boses lang ang maririnig natin ngayon. Ayan siya. Mga lavender siya, guys. Lahat yata dito sa loob ng tatoy, ang pinakamaraming halaman na nakita ko is lavender talaga. Palibot siya talaga. Ito naman, guys, yung sinasabi ko kanina, unang na-videohan natin na yung tennis court. May naglalaro na, oh. May dalawang mga papu o kaya lulo na naglalaro, guys. Ayan siya. Oh, tignan natin yung libot ng tatoy. At ngayon, nandyan na tayo sa my loft. Dito kanina, yung sinasabi ko sa inyo, or yung pinuntahan natin kanina, yung unang episode natin, ano? Dyan kanina, sa taas. Nandun sa taas, tayo sa taas kanina, guys. Ngayon naman is bumaba na ako. Ayan. Ayan. Pag nandun ka sa taas, taas ng loft, pwede kang magpagulong-gulong pa ibaba. Hanggang sa makarating ka dito, sa may semento, wasak ang ulo. Diyos ko, naloka na si Kopelang Lili. Diba ang ganda, guys? Pwede ka mag-picnic dito, oh. Pwedeng-pwede mag-picnic kasi super ganda siya. At saka hindi naman po bawal mag-picnic dito. Basta huwag ka lang magkakalat. Okay lang. Basta po, sundin lang yung mga rules ng ano, ng club. Oh, mayroon siyang shuttle. May darating na shuttle. Hello! Hello! Ayun. Yung taga-deliver yun ng ano, ng pagkain. Taga-deliver ng pagkain dito sa Tatoy. Nag-work siya dyan sa loob ng restaurant. Kasi minsan, doon sa mga guest house o yung mga rooms na nirerentahan is, yung mga tao na nag-stay doon is, ano, tamad din minsan pumunta sa restaurant. Kasi nga, ang layo ng restaurant from the rooms na rinerentahan. Kaya, kailangan, minsan tamad ka na, tawag ka na lang, deliver nila. Meron naman silang shuttle call. Ayan. Ganun yung ginagawa namin minsan ng amo ko. Pag tamad na kaming pumunta dyan sa restaurant, tawag na, then deliver na nila dun sa amin. Oh, guys, tignan nyo. Sino ba gustong sumama dito sa akin at mamasyal? Samahan naman nyo ako dito, guys. Lagi na lang ako nag-iisa dito. Sabi nga ng alaga ko is Tatoy alone daw, hindi home alone kasi hindi naman namin bahay yan. Sabi niya, Tatoy alone kasi nga mag-isa lang daw ako dito lagi. Pag napasok sila sa school, wala na. Mag-isa talaga ako diyan sa loob. Okay, guys, dito tayo. Diba? Talagang mapapawaw ka talaga pag nakita mo ito ng personal. Sabi ko sa inyo, panay lavender ang nakikita. Mas marami. Eto naman, guys, is yung rosemary. Eto, maganda siya na indoor plant. At the same time, ito is aromatics din siya. Ginagawa or ginagamit sa pagluluto ng mga Greek cuisines, mga Greek na pagkain. Ginagawa po ito, or ginagamit po nila ito. Pampabango po. Yan po. Yan, rosemary. Ganda. Pwede rin naman itong gawing halaman, display sa loob ng bahay. Doon. Diba? Super. Daming halaman, ang daming puno. Ayan, yung loft kanina, guys, sa sinasabi ko, dyan sa iba ang flooring, dyan sila umaakyat or nagtatakbuhan ng mga ano, yung mga nag-e-exercise, yung mga nagtatrack and field, dyan sila umaakyat. Ayan. Ano, doon tayo nang galing kanina sa taas. Sa small kitchen. At saka doon, sabay anuhan, diskuhan. Yung ginagamit nilang diskuhan, guys, dyan. Oh. Ayun, kita nyo naman, the loft, monopotamia, jogging pads, at saka yung functional hall. Okay, guys, bye muna. So, dito sa banda naman dito, is kita nyo naman pong tong signboard na to, or tinatawag dito sa Greece, sa kanilang Greek word is tabela. Ayan.
tabela. Kasi yung tabela, parang ang dami din ibig sabihin yun eh. Ayan. Meron siyang clubhouse, reception or ipodohi, gipeda tennis 1-13 or tennis courts 1-13, splash or swimming pools, toilettes, toilets, limni o yung lake, botanokipos or herb garden. Pasensya na kasi hindi pa ako masyado marunong magbasa. Cookhouse, yung pinuntahan natin kanina, at saka yung smoke-free area. Ayan. Ayan. Hindi ka rin naman mawawala dito, guys. Kasi meron yung mga signboard na nakalagay dito kung saan mo hahanapin yung mga iba't ibang places nila. Kagahid na lang yan, yung clubhouse. Ayan. O yung cookhouse na sinasabi ko kanina sa inyo. Sa reception is doon sa taas, diyan, padiretso diyan, padiretso. Ayan, yung sa tennis, sa swimming pool, sa mga toilets, dito naman na side is yung sinasabing nilang lake, nandyan yung lake. Yung, kung pansin nyo, kung kita nyo yung may ilaw doon, hindi ba kasi, hindi ba kat, hindi kita. May ilaw doon, nandun yung lake. At saka, dito sinasabi ko is yung herb garden or botanokipos. Yan po ang Greek ng herb garden, botanokipos. Lahat po ng mga halaman dito is mga herb po siya. Ginagamit sa pagluluto, ginagamit sa pampabango ng mga pagkain, at ginagamit din na panggamot sa mga sugat-sugat. Kaya nga sinabing herb garden, di ba? Obvious naman eh. At saka yung cookhouse, at yung smoke-free area nila, guys. Ayan. Sabi ko sa inyo kanina, dyan sa may loof, ganyan yung flooring nila. Iba naman po yung talagang floor na bato or semento. Iba naman po ito. Para bang, ano siya, malambot po siya. Talagang ginagamit ito sa mga nagta-track and field po. Ayan. Ayan. Yung isa naman dyan, paakyat, tapos may pababa doon. Yung functional zone na sinasabi ko doon na may... kung gusto mong mag-relax at manood ng TV o ano, meron pong room doon para po sa ano. Tapos, jogging paths nga. Ito yung sinasabi ko kung yung mga track and field. At saka, ito nga, paakyat siya kasi. Ngayon, dito naman sa banda dito is, kita nyo naman po yung ano, sign, di ba? Ayan po yung sign. Yung sa guest house, kung saan doon kami natutulog or yung sinasabi naming hotel. Tapos, yung tennis courts na pang 14 to 17 or gipeda tennis. Gipeda tennis ang tawag doon. Tapos yung loft deck, yung pababa, pababang parte ng loft. At saka track and field na din dito. At saka dito sa baba niya, guys, is talagang palibot siya talaga sa ng mga halaman. Ewan. Ang ganda talaga, wala talaga akong masabi. Sana ganito din ako kayaman. Ano? Kaya ako magiging mayaman, kasing yaman ng mga amo, kasing yaman ng mga taong may-ari nito, no? Siguro. Hanggang kailan? Ay, Diyos ko, wag ka ng mga rapkopela mo. Kung magkontento ka na sa buhay mo ngayon. Minsan, guys, may kukwento ako sa inyo. Minsan, nagbabike kami ng mga alaga ko. Yung mga alaga ko, pasaway. Inakyat ito, kasama yung nagbike sila, pataas, pakyat. Sinundan ko naman sila. Abay, hindi ko kayang magpedal. E di, bagsak ako dyan. Tapos pinagtawanan tuloy ko ng mga alaga ko. Kawawang kopela, pinagtawanan ng mga alaga. Ay, nako. O ano, guys. So, ngayon naman, tignan nyo na. Kasi pagod na yung kopela ninyong si Lily sa kakalakad. At babalik na siya sa guest house kasi baka dumating na si Bulinggit ko. Kaya, baka hindi niya ako madatnan doon, guys. Kaya, bye-bye muna ha. Okay, see you again to my next vlog. Bye, guys!